Hanip na po, mga sangkay. Aba, mga taga GMA, todo effort na po ngayon para siraan si Bongbong Marcos. Nabasa ko kasi yung isa sa kanilang ibinalita na paninira po sa mga Marcos. Siyempre, ang sasabihin nila, hindi paninira yan. Ano lang to? Pinapaliwanag natin kung ano talaga yung totoo sa kasaysayan ng Pilipinas. Los-los, kalokohan nyo. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon at kung ano itong mga paninira na naman na bago kasi tinitira po talaga nila ngayon si BBM at ang kanyang pamilya dahil nga po, nako, ilang tulog na lang, may bago na po tayong presidente at ang presidente po natin ay isa pong Marcos, muli pong magbabalik sa Malacanang. Anyway mga sangkay, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa iba't ibang mga bansa. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang video na to. Okay, habang nanonood ka ngayon, ito po yung pinakamahalaga nating batas dito sa Sangkay Janjan TV. So, i-check mo na. At kung hindi pa nalalike yan, like mo na para goods tayo. So, eto, mga sangkay. Ito yung nakita ko ngayon. Kasi, siguro naman, hindi lang ako nakakapansin, kahit kayo, napapansin nyo ito. Yung media ngayon is todo effort na po para siraan si BBM. Takot po sila sa isang Marcos. Alam nyo mga sangkay kung bakit takot yung mga yan sa isang Marcos na makabalik? Dito matutuldukan kung ano nga ba talaga yung totoong kasaysayan. Dahil kapag maganda yung pamumuno ni BBM, maayos na maayos, soplang ang kanilang peking kasaysayan. Pero kung nagmagnanakaw si BBM, edi mapapatunayan na tama nga talaga sila. Kaya nga lang, halatang halata na takot na takot ang media, ang mga dilawan dyan. Dahil kapag ang isang Marcos mamuno, alam nyo ang kalidad. Tanungin nyo pa yung mga taga Ilocos Norte. So, mga sangka, ito yung nabasa ko. Ayan, from GMA Public Affairs. Paninira, di ba? Paninira. Para sa ating paninira ito, mga sangkay. Dahil nga po, ayaw po nila ng ano. Ayaw po nila ng kinikwento ng mga matatanda yung totoong nangyari sa Pilipinas noong panahon ni Marcos. Pero, syempre, may ibabato tayo dyan. Mamaya, mga sangkay. Basahin po muna natin ito. When the late President Ferdinand Marcos declared martial law in 1972, one of the first casualties was the Philippines Free Press. Yung media daw po, yung mga journalist, yung una pong naging biktima. Laos na yung ganitong kwento, mga kababayan. Alam nyo kung itong kwentong to eh talagang namang hindi pa laos, eh di sana sinasakyan ito ng taong bayan. Well, paanong hindi malalaos? Eh yung sinasabi nito mga taga-media, itong mga dilawang media, taliwas po sa sinasabi ng mga lolo't lola natin. So ang nangyari, nalaos po ng maaga, ay hindi pala maaga, matagal-tagal din. Kumbaga, nalaos po sa tagal ng panahon, nalaos ang kanilang kwento. Yung magnanakaw, maraming nabiktima daw ng martial law. Diyos me, yung marimar, wala na pong naniniwala dyan. Well, kung mayroon man mga sangkay, yun po yung 15% na nakay Lenny Robredo. Yun na lamang po. In this week, ay hindi pala 15%, 1%. Sa kabuuhan, 1% po. Kasi di ba yung trust rating ni Lenny Robredo, plus 1 na lang. Nako. In this week, episode of The Hall, kay Severino pala to. Okay. Yung sa Eyewitness, podcast niya. Okay. Veteran investigative journalist ni si Sheila Coronel discusses the important role
of the media in a healthy democracy. Sa tingin nyo ba, healthy pa yung democracy natin? No. Hindi healthy ang democracy natin. Why? Dahil po sa inyo, mga dilawang media, ginulo nyo ang Pilipinas. Healthy ang demokrasya ng Pilipinas kung matitino sana ang sistema na dumadaloy sa gobyerno. Kasi pinalitan po yan ng 1987 Constitution eh. Tapos kung matitino sana kayong mga dilawan, healthy sana yung democracy. Kaya nga lang, paano naging healthy ang democracy, mga sangkay na, tila nagiging diktador itong mga dilawan. Gusto nila sila lang yung nasusunod, sila lang yung paniniwalaan, sila lamang po yung tama, walang mali para sa kanila. Sila ang mga perpektong tao sa Pilipinas. Diba? Hindi po healthy ang demokrasya sa Pilipinas dahil po sa inyong mga dilawang media. Kayo yung numero unong nagpapakalat ng mga peking balita. Sinisisi nyo yung mga vlogger yung nagpapakalat ng peking balita? Naku po! Sa aming mga vlogger, transparent kami, hindi katulad nyo. Kayong mga dilawang media, pagdating kay BBM, laging paninira. Pagdating kay Leni, puro papuri. Paano naging fair ang ginagawa nyo? Puro kayo Leni Robredo, puro kayo dilawan. So, eto. Inuudyo ka na po nila yung mga tao. Search for the Howie Severino Podcast on Spotify. Naku, as if naman, yung mga magsisearch lamang po nito, yung mga uto-uto. And other streaming platforms to listen for free. Okay, parang alam nyo, mga sangkay, nagmumukha na lang talagang katawa-tawa itong mga dilawang media. Desperadong desperado. O, pagbigyan natin. Sabi, during martial law, a total of 392 media outlets were terminated. Yan po, yung sinasabi po nila. Major English dailies, Filipino dailies, Filipino English daily, Spanish daily, Chinese dailies, community papers, English weekly magazines, television stations, radio stations. Well, hindi naman po sila mapapahinto at that time kung wala pong connection sa Reds. Alam nyo na yon kung sino-sino ang mga yan. Nagtandaan po natin, nagdeklara ng martial law to protect our democracy, to save our democracy, to save the republic. So, kasi bakit? Sinasakop po tayo noon ng mga ano, mga pulahan. Alam niyo na yung pulahan na yan, yung New Pink Army. Sinasakop po tayo noon ng New Pink Army. Tapos, kung hindi po didepensa ang ating gobyerno, alam niyo mga sangkay, kung hindi nga po dumepensa ang ating gobyerno, kasi marami po noon, katulad po ngayon, mga sangkay, mas malala pala noon, mga sangkay. Kumbaga, maihalin tulad natin ng kakaunti sa ngayon. Diba, may Rappler, halos lahat po sila nagsasama-sama para pagtulungan si BBM sa President Duterte. Noon naman, ang kinaibahan, mga sangkay, kasi mayroong mananakop na kapwa rin po natin Pilipino gustong gawin tayong sistemang komunista. Kagaya po ng North Korea, ganun po. Ngayon, mga sangkay, may mga anti-Marcos na nagsusulat po o anti-government, let's say, na nagsusulat po ng mga mali-maling kwento tungkol po sa martial law o tungkol po sa pamumuno ni Ferdinand Marcos. So, kailangan pong isara sila para hindi mag-cause ng malaking diferensya sa Pilipinas. Dahil kapag hindi magagawa ito, mga sangkay, nako po, ang Pilipinas baka nagaya po sa North Korea. Anong mayroon sa North Korea? Ayun, pinamumunuan po ng totoong diktador na si Kim Jong-un. No? So noon, mga sangkay, ang possible lamang po na maging dictator noon, kung hindi po si Ninoy Aquino, si Joe Masison. Yan po, mga sangkay. Well, eto po, hanapin po natin yung video ni Eddie Garcia tungkol po sa martial law.
Eddie Garcia. Kasi maganda yung sinabi niya dito eh. Martial law. Ayan. Experience niya mismo ito noong martial law, mga sangkay. Kasi ano eh, para matigil po itong ano, matigil itong mga dilawang media na nagpapakalat po ng kalokohang mga kwento. Eh, ito si Eddie Garcia, isa po sa mga lolo natin na nakaranas mismo noong martial law na hindi po mabubola ng mga kwentong barbero na itong mga dilawan. So ito, panoorin po natin to para magkaalaman na kung sino nga ba yung nagsasabi ng totoo. Uy, Up. Teka lang. Okay. Ito, panoorin po natin to, guys. Para magkaalaman sino nagsasabing totoo. Eddie Garcia was born on May 2, 1929. Okay. He was 43 when President Marcos proclaimed martial law. Nung panahon ng martial law, sikat na kayong artista, di ba? Ha? Nung panahon ng martial law, sikat na po kayong artista. Oh, nag-umpisa ako 1949. Okay. So, kamusta po yung experience niyo personally sa nung panahon ng martial law? Ganda ng tanong, kamusta ang experience mismo ni Eddie Garcia nung panahon ng martial law? Ito yung sagot. Wala namang problema mga artista because you get a curfew pass. Bibigyan ka ng curfew pass, pwede ka naman mag-shooting magnamag. Walang problema yung mga artista. Gets nyo? Si Eddie Garcia, hindi mo magsisinungaling yan. Yung GMA, pwede pa. Kasi nga, puro dilawan yung kanilang kwento. So never niyo na-experience yung nightmare ng martial law na sinasabi? Ano? Never niyo po na-experience yung sinasabing nightmare ng martial law? Meron ano? The nightmare of martial law. Hindi ko na-experience. I never experienced a nightmare in martial law. So mali yung sinasabi ng GMA. Okay? Ngayon, kumukukontra ka sa gobyerno, may experience mo. Di ba? Wala po kayo mga kaibigan na nakulong, na torture? Wala, dahil po rumabait ang kaibigan ko eh. Yun! O, diba? Simple lang, mahaba-haba lang yun mga sangkay na video. Pero, tapusin na po natin. So, itong kalokohan ng GMA, hindi na po yan uubra. Dahil po sa mga matatanda, mga lolo at lola natin na nagkikwento tungkol sa martial law. Okay? Kaya kung yan ang paraan para magamit nyo, nasiraan si Bongbong Marcos, good luck. Good luck. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hangga't sa muli, this is Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.